Welded connections. First, let us define the word welding. Welding is a process of connecting pieces of steel together by molten metal produced by the application of intense heat. So, in this figure, you will see the schematic diagram of an electrical circuit, which is basic to all arc welding processes. We have here the electrical power source. It could be an AC or DC. And this is connected to the workpiece to be welded by the work cable or the ground cable. And then a second cable called the electrode cable, this one, is connected to the electrode holder and then to the electrode or the welding wire. The arc is initiated at the end of the electrode when the electrode is touched to the workpiece, thus closing the circuit, and then raised slightly above it, an intense heat is generated by the arc, sufficient to reduce steel to the molten state. Thus, the weld is really composed of a mixture of the base material and the electrode metal. Now, we proceed to the different types of welding processes. So, we have shielded metal arc welding process, number 2, submerged arc welding process, or the SAW, and resistance welding, gas metal arc welding, GMAW, and then flux cored arc welding or the FCAW. So, ito makikita nyo dun sa So, kaya kung mapapansin nyo dun sa mga testa for welding, diba? May SMAW, GMAW. So, ito yung types of welding. So, may separate video ako na ipapapanood sa inyo para mas maintindihan niyo siya. So, ano nga ba yung advantages of welding over bolting? First, advantage is as no hole is required for welding, hence no reduction of area. So, the gross area can be used to resist the load. So, next, in welding, filler plates, gusseted plates, connecting angles, etc. are not used, which leads to reduced overall weight of the structure. Kasi nga, sa bolted connection, gumagamit pa tayo ng gusset plates or connecting plates para maikabit or mapag-join yung dalawang member. Next is, welded joints are more economical as less labor and less material is required. So, mas mabilis gawin si welded, less labor siya. So, kasi sa bolt, magbubutas yung punching and then yung pag-pretension pa ng mga bolts. So, sa welding, walang masyadong force yung kailangan, So, number 4, the efficiency of welded joint is more than that of derivated joint. So, mas efficient si welded joint kasi nga, yung full capacity niya na pag-resist nung force is mas efficient kesa sa riveted. So, number 5, the welded joints look better than the bulky riveted or butted joints. So, mas malinis tingnan kung welded siya kesa yung sobrang daming bolts. And then, number 6, the speed of fabrication is faster in comparison with the riveted joints. So, mas mabilis siya compared sa vaulted connection. 7, complete rigid joints can be provided with welding process. So, halimbawa, yung connection mo nung
beam to column, gusto mo siyang maging rigid. So, kinakailangan doon ng welds or ng welding. Hindi yun kayang ma-achieve lang ng bolt alone. So, number 8, the alternation and addition to the existing structure is easy. And number 9, no noise is produced during the welding process as in the case of riveting. So, sa riveting kasi, or bolting, maingay siya kasi kung nagbabare na, kung bubutasin mo pa yung steel. So, sa welding, hindi masyadong maingay. Number 10, the welding process requires less workspace in comparison to riveting. And last, any space of joint can be made with ease. So, ano naman kaya yung disadvantages niya? So, number 1, welding requires skilled workers. So, hindi basta-basta yung pagwe-welding. Ano, di tulad sa atin, parang akala natin pag nakakita tayo ng nagwe-weld, basta-basta lang yun ginagawa. Pero, hindi natin alam, ang daming consideration ang dapat gawin doon. So, mamaya makikita nyo kung gaano ka-busisi yung welding sa pagde-design. So, number 2, inspection of the finished weld requires considerable expertise and experience. So, kasi yung pag-inspect nung finished weld, kasi diba inaalam natin dun yung kung na-achieve ba niya yung required thickness nung pagkaka-weld or hindi. So, na-meet ba niya yung minimum or maximum thickness ng weld. So, dun yun papasok. Number 3, fabrication tolerances generally are more stringent than those of bolted connections. So, yung ibig sabihin ng more stringent, mas mahigpit or mas komplikado. Ano? So, we have here a table. This table is for the electrodes used for welding. So, ito yung ginagamit nating wire or electrode. Ano? So, ito yung kumbaga yung tinutunaw para, or pantunaw para dun sa pagwe-weld. So, sa SMAW, we have E60XX, E70XX, E80, 100, and 110. So, sa bawat type nung electrode natin, may kanya-kanya silang yield stress. Ano? So, kapag yung sa E60XX, meron tayong yield stress na 345 megapascal, and then yung gagamitin naman nating tensile strength niya is 425 MPa. So, ito naman yung forms of welded joints. So, kung paano yung position ng mga joints, ng members na pagkakabitin. So, tinatawag na lap joint kapag yung member mo is magkapatong or left over one another. So, pag butt joints, kung mapapansin nyo, hindi siya magkapatong, kundi parang binabawasan siya yung edges niya, yung corner niya, binabawasan. So, nagkakaroon ng groove. Ayan. Para, tapos, saka siya i-weld. So, may iba't ibang klase tayo ng welds mamaya. Makikita, i-discuss ka rin. Ito yung forms ng welded joints. So, T-joints naman kapag yung T, kung mapapansin nyo naman dito sa T-joint, yung end ng isang plate is nakapatong dun sa surface ng another plate. So, kaya nagiging T-joint siya. So, pwedeng ito ay ganito yung pagkaka-weld, pwedeng ganito or ganito. So, mamaya makikita ninyo yung pagkakaiba nun. So, ito na, yung types of
welds. So, yung nauna kanina, types of welding, yung SMAW, so, mga processes yun, types of welding. Ito naman yung types ng weld is yung kung paano yung pag-apply ng weld. So, tinatawag natin na fillet weld kapag ganito yung application. So, may dalawa tayong klase ng fillet weld. Kumbaga kaya tinawag siyang fillet kasi ifi-fill lang niya to. Ayan. So, ito, longitudinal fillet siya kapag parallel daw yung weld line natin dun sa applied shear force natin. So, nakaparallel to, therefore, longitudinal fillet yung classification niya. And then, how about this one? So, andito yung shear force natin, tapos ito naman yung fillet weld natin. Therefore, siya ay perpendicular with each other, kaya tinatawag naman natin siyang transverse fillet. So, pangatlong type ng weld is the groove weld. Groove welds, pag sinabi natin groove, parang may bawas siya, may inukaban, ano. So, ayan. Pwedeng ganito. So, ito may bawas. Ito pala wala. Pero, parang in between, ano, nasa loob. Tapos, double V. Yan. Karaniwan, dun sa groove weld, may ano siya. May groove. So, ito naman yung tinatawag na plug and slot welds. So, yung itsura din niya is yung parang sa bolt holes lang. Ano, di ba may slotted bolt tayo dun? Slotted bolt holes na tinatawag. Wherein yung pahabang ganito. Yan. Kasi minsan, ano, combination siya. Pwedeng, ano, bolted siya, tas wini-weld mo pa. So, dito papasag yung plug and slot welds. So, ang magpo-focus lang tayo dun sa design ng fillet welds. So, since ito yung pinaka-common. So, ito yung itsura natin kanina, itsura nung sa lap joint kanina, ba? Diba? Tapos, andito yung, halimbawa, ito yung pagka-weld niya. So, sa computation daw ng fillet weld, ganito yung, although may pa-curve siyang ganito, theoretically, ang gagawin natin, kukuha tayo ng flat surface sa kanya. Gagawa tayo ng straight line. Ano, hindi natin i-consider itong curve. And then, magme-measure tayo from the root. Ang ibig sabihin ng root is yung intersection ng dalawang member. Ano, so ito siya and then ito. Ito yung intersection. So, susukat tayo dun ng perpendicular distance papunta dun sa theoretical flat surface natin. So, yung distance daw na yun is tinatawag nating throat. So, itong sides naman na to, itong side na to, yung leg ng fillet weld is denoted as W. So, kapag pwede din naman na unequal leg yung mangyari. So, pwedeng ano, ang sukat nito is W, tas ito ay H. So, unequal leg to na tinatawag. So, paano ba kinocompute yung effective area? So, dito, for equal leg fillet welds, the relation between the dimensions of the leg and the throat is T is equal to 0.707W. So, dito kaya naman siyang i-solve by Pythagorean theorem. Ano? So, this is T over 2. So, makukuha nyo to na T is equal to 0.707W. And then, dun kapag ang given sa problem is unequal leg fillet, so, ito naman yung computation niya. So, ano nga ba yung allowable stresses on fillet welds?
So, meron tayo ditong type of weld and stress. Kapag daw meron kang shear on effective area, yung allowable stress na i-consider is 0.3 of the nominal tensile strength of weld metal. So, 0.3 nung tensile strength nung electrode natin. Except, shear stress on base metal shall not exceed 0.4 yield stress of base metal. So, i-consider pa daw natin yung yield stress nung base metal. Alin nga yung base metal natin? Yung plates na pinag-join natin. So, i-consider din yung yield stress niya. So, yung required weld natin, strength level, weld metal with a strength level equal to or less than matching weld metal may be used. So, kapag naman ito, tension or compression parallel to axis of weld. So, kailan ba nangyayari ito, yung tension or compression parallel to the axis of weld? So, kapag meron tayo ulit ditong bending stresses, ano? Kapag may out of plane na naman na shear force. Pero kung wala naman, laging shear yung consideration natin. So, ito yung minimum size of fillet weld. So, kapag daw yung, ano, paano ba i-interpret to? So, itong sa first column, this is the material thickness of thinner part joint. So, halimbawa, may ilalap joint kayong dalawang plate. So, ang i-consider mong plate para makunin yung minimum size ng fillet weld is yung thinner plate. So, kapag daw yung value, yung thickness ng plate na yon is from 0 to 6 mm, pero hindi naman 0 kasi wala ng thickness. So, impossible. Ano? So, sabihin natin 0.1 to 6 mm. Ang minimum size daw nung fillet weld natin is 3 mm. So, ang tinutukoy dito na minimum size of fillet weld, itong 3 na to, this is the sukat nung leg natin na W. Hindi pa ito yung throat. Hindi pa siya yung throat na ito, yung sukat natin. Yan. Ang tinutukoy dito, yung 3 is yung leg. Leg nung weld. So, kapag naman daw yung sukat nung thickness nung material mo is 6 to 13. So, greater than 6 but less than or equal to 13 yung thickness. Ito naman, 5 mm. And then, kapag over 13, yung thickness mo is over 13 but less than or equal to 19. So, 6 mm naman. And then, kapag more than 19 mm na yung thickness, ang minimum size of fillet weld is 8 mm. So, kung may minimum value tayo, meron din tayong maximum size ng fillet welds. So, along edges of material, less than 6 mm thick. So, kapag yung edge ng material yung... Kapag yung welds mo is along edges ng material, which is yung thickness niya is less than 6 mm, yung fillet weld mo daw should not be greater than the thickness of the material. So, ibig sabihin, dapat less than or equal to 6 mm lang din yung maximum size mo. So, number 2, along edges of material 6 mm or more in thickness. So, kapag naman daw dito ay ang thickness na ng material is 6 mm pataas, yung fillet weld mo daw should not be greater than the thickness of material minus 2 mm.
unless the weld is specially designated on the drawings to be built out to obtain full throat thickness. So, halimbawa, meron tayong pagkakabitin na dalawang plate. So, yung edge nila yung anuhin natin, i-weld. So, halimbawa, ganito. Halimbawa, ang thickness nila pareho ay 8mm. Or sabihin natin 10mm. So, ang maximum fillet weld natin is 10 minus 2. That is 8mm. So, yun na yung maximum value. So, next video ko na itong problem solving. Ano, so, concepts lang muna. So, end ko na, Ana. Thank you.